kasi po i-upload ko po ito, naka-public, free po para sa inyong lahat. No? Sir, paano ba yung mga may registration? Yun po yung final drills ni Sir Melvin kung saan mula simula hanggang huli ng ating review and drill sessions ay ipapadrill ko ng isang gabi lang. So, kung gusto mong sumali doon, i-message mo po yung Facebook page ko na ito. And then, kung ayaw mo naman, just watch all the videos that I have on YouTube and you'll be able to secure your license. And I'm sure about it, no? Yung mga sumali, para ma-test nila kung handang-handa na ba talaga sila, you can just message me on Facebook, Melvin o Sabel Boracho, the page that I am using. Okay? So, that's it. Let's get started na po. Si ano eh. Nabluna na ako. sorry po, hindi ako nakapag-live for the past few days. Kasi nga po, I'm working on my master's thesis. So, tapos na po yung defense, kaya nakabalik na po ako rito para po mag-live, magturo sa inyo. Okay? So, tonight we'll be touching general education and then gawin nating booster and drill na to. So, bear with me yung mga naaral na natin, babalikan natin, at may mga bagong konsepto. Let's try to store them, no? Hanggat maaari po, dapat hindi makalimutan to. And to do so, you just have to repeat. Rewatch and then repeat it again, watch it again para po siguradong hindi natin makakalimutan ang mga konseptong atin pong ituturo at tatalakayin tonight. Okay? Sa Gen Ed po, you don't have any other choices but to memorize all of them. Hanggat maaari, ipasok mo lahat sa utak mo, understand the concepts but more importantly, you memorize them kasi nga po, ang Gen Ed, alam mo or hindi mo alam lang yung choice mo doon, walang maybe, di tulad sa Prof. Ed na pwede mo siyang gamitan ng metacognition. Ang Gen Ed po, kadalasan, just have to know it or not know it. So, how to beat this category? You just have to have a lot of bullets, no? Dapat, kailangang mag-aral ng napakaraming konsepto, saksak mo yan sa utak natin, tapos ulit-ulitin hanggang sa ma-memorize at hindi mo na po makakalimutan. And Sir Melvin will teach you a lot of ways on how not to forget concepts, okay? Marami tayong mga mnemonics dyan, marami tayong mga anagrams dyan, or kahit ano pa man po yung gagamitin natin, basta't maalala natin yung konsepto. Let's get it on! General education tayo ngayon. Si Sir Melvin po, nung nag-take ako ng board exam, ang general education ko po ay 95%. Tumataginting na 95%. Isa po ako sa may pinakamataas na rating in terms of Gen Ed. So you can you can rely on this thing, on this category sa akin pong mga alam na po at naaral pa. Okay? So wala ka pong dapat ipag-alala, just participate with the drill. Sumagot ka diyan kahit ikaw lang po nag-iisa diyan. Huwag kang mag-atubiling mag-participate, okay? The more you open your mouth, the more you'll be able to retain the information. Kasi sabi nga ni Dale, ni Edgar Dale, na pag naririnig mo yung sarili mo na nagsasalita at the same time na babasa mo, there is higher chances of retaining the information. Okay? So, item number one tayo for general education tonight. Number one. The known lakambini ng Katipunan, the known lakambini of Katipunan is Blanc. Again, this drill tonight will come across all subject, no? So, hindi po isang subject lang ang akin pong tatalakayin tonight. So, better know it, no? Baka sabihin mo nagiging halo-halo, no? The known lakambini ng Katipunan is Blanc. A. Melchoraki, no? B. Marcela Goncillo. Letter C. Gregoria de Jesus. Letter D. Teresa Magbanua. Drill natin. Ano yung maalala nyo kay Teresa Magbanua? Very good. She is the Banua. Bisayan, Joan of Arc. No? Yung Tagalog, that's Agueda Kahabagan. No? Habag, Tagalog yan. So, Kahabagan, Tagalog, Joan of Arc.
Bisaya, Banua, di ba? Banua, ato tas Lasang, ato tas Banua, di ba? Mao man ato isulti ba sa Bisaya ta? So, Teresa Magbanua, Visayan, Joan of Arc. And then, si Melchora Aquino naman po, siya po yung, hindi siya lakambini ng Katipunan. Siya po yung ina ng Katipunan. Okay? And sino yung ina ng Katipunan? That's Melchora Aquino. So, we are left with two choices. Marcela Agoncillo and Gregoria de Jesus. Si Marcela Agoncillo po, siya po yung yung nagsoba ng ating watawat, no? So, siya po yung nagtahi, no, ng ating watawat. So, Dalakambini, si Lakambini, siya po yung pares ng Supremo, no? So, that's Gregoria de Jesus. By the way, sino yung Supremo nga? Si Andres Bonifacio. Pero sino yung unang asawa ni Andres Bonifacio? Baka hindi nyo po alam. Bago po si Gregoria de Jesus, meron pong asawa si Bonifacio na nauna. And that is Monica, no? Kapag hindi niyo po maalala, masabi yan. So that is Monica, okay? And the second, of course, Gregoria de Jesus. And nung namatay si Bonifacio, inihabili niya si Goriang kay Julio Nakpil. Okay? So, the correct answer here is letter C. Again, i-drill nga natin tong apat na to. When you talk about Tagalog Joan of Arc, it's Agueda Kahabagan. Habag, Tagalog yan. What about for Visayan Joan of Arc? That's Teresa Magbanua. Very good. What about for Ina ng Katipunan? That's Melchora Aquino. Yung nagtahi ng ating watawat, Marcela Agoncillo. What about for Dalakambini ng Katipunan? Gregoria de Jesus. Sino naman po yung Supremo? Si Andres Bonifacio. Sino yung unang asawa ni Andres Bonifacio? Si Monica. Na-explain ba natin tong item na to? Very good, no? Na-explain natin. So next item tayo. O nakatama sila lahat, pero meron nagkakamali. May sumugot ng letter B, hindi po letter B, ha? So, that's it. Maraming salamat po sa Star Senders natin. Shoutout ko kayo mamaya, ha? Sige. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay Akdani. Again, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay Akdani. A, Haina. B, Rizal. C, Bonifacio. Letter D, Del Pilar. Again, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay Akdani. A, Haina. B, Rizal. C, Bonifacio. D, Del Pilar. Ano sagot niyo? Sige. You only have 10 seconds, no? Mabilisan kasi itong gen ed eh. Dapat sa gen ed, kapag nagsasagot ka sa board exam mo, you are not going to spend any amount of time or energy. Sorry. You're not going to spend any amount of energy sa utak. So, dapat, pag nakita yung tanong, may sagot ka na agad. You need not think rigorously, no? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan po, pagbasa mo ng question, may sagot ka agad. Okay? Kahit wala pang choices. Oh, saan ang sagot dito? Sabi ng iba, Rizal daw. Ang dapat mabati ng mga Tagalog, si Rizal daw. O, diba? So, kapag ngayon ng board exam, tapos ito yung tanong number one, oligwak kayong lahat, no? Pag-usapan natin si Haina. Ano ba yung mga nagawa ni Haina? Ang nagawa po ni Haina ay yung Fray Butud. Tandaan nyo po yan. At si Haina po ang first editor ng La Solidaridad. Okay? And La Solidaridad is the newspaper of Katipunan, newspaper of the propaganda movement. And the objective of the propaganda movement is to become a province of Spain. Ulitin natin. Ano yung mga nagawa ni Haina? Fray Butud. Siya yung first editor ng La Solidaridad. At ang La Solidaridad ay newspaper ng propaganda movement. At ang objective ng propaganda movement ay to become a province of Spain. Nakuha mo po yan? Yes. Rizal naman po, maraming lumalabas sa kanya sa board exam, pero limit lang natin muna sa propaganda movement. Siya po yung tinatawag na most cultured among the propagandists. Again, ano siya? Most cultured among the propagandists. Okay? Kapag naman po si Del Pilar, siya po yung second editor ng La Solidaridad. Okay? Again, ano siya? Second editor. At siya po yung may akda ng dasalan at tuksuhan. Okay? Yung may sampung utos ng praile. Again, dasalan at tuksuhan, Del Pilar. Frailocracia, Del Pilar pa rin. Okay, ulitin natin yung tatlo. Pag sinasabi nating first editor ng La Solidaridad, Haina.
And last, Solidaridad is the newspaper of the propaganda movement. And the objective of the propaganda movement is to become a province of Spain. Who is the most cultured among the propagandists? Si Rizal. What about for Fray Locrasia? Sino yun? Del Pilar. Ano pa yung isang ginawa ni Del Pilar? Dasalan at Tuksuhan. Who is the second editor of La Solidaridad? That's Del Pilar. That's how you're going to attack these concepts, no? Walang makakataka sa atin dyan. What about for Bonifacio? Si Bonifacio naman po ang ating tinatawag na supremo ng katipunan. Siya po yung may akda sa ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Okay? Ang sagot po rito is Bonifacio. Again, ang dapat mabatid ng mga Tagalog ay akda ni Bonifacio. O, di ba nagkakamali kayo? Diba? O, ligwak ang taong bayan sa katanong na to. Ayos. O, lumabas po si Del Pilar Prilocrasio. Lo, lumabas daw. O, diba? Pag nakikinig ka kay Sir Melvin, you just have to close your eyes when you're going to answer questions that you are forgetting. Sabi mo, na-drill to ni Sir Melvin. You just have to close your eyes. And I am drilling. I am talking to you on the board examination nyo. Alam nyo ba? Yung mga nag-take nung March, alam nyo po siguro, di ba, na kinausap ko kayo. Tapos sabi nyo, nagmumulto at taong to, nanggo-ghost si Sir Melvin. Ayan, so i-drill nga natin, balikan natin. Again, pag sinasabi nating Fray Butud, Haina. At si Haina ang first editor ng La Solidaridad. At ang La Solidaridad ay newspaper ng propaganda movement. At ang objective ng propaganda movement ay to become a province of Spain. Sino naman po yung second editor? Si Del Pilar. Sino naman po yung gumawa ng Fray Locrasia? Si Del Pilar. Sino naman po ang may akda ng dasalan at tuksuhan? Si Del Pilar pa rin. What about the most cultured among the propagandists? Si Rizal. Haina, Rizal, and Del Pilar ang tawag sa kanila, triumvirate of the propaganda movement. Again, ang tawag, triumvirate. Tandaan mo po yung triumvirate kasi lumalabas yan. Si Haina, si Rizal at Del Pilar lang yan. Okay? And then, sino po ang may akda sa dapat mabatid ng mga Tagalog? That is our very own Bonifacio. Tanong ko nga sa inyo, si Rizal ba kasali sa Katipunan? Sa pagkakaalam ninyo, si Rizal ba kasali sa Katipunan? Ay, very good. Hindi. Hindi siya kasali sa Katipunan. Bakit, sir, palagi may picture si Rizal kapag ka merong operasyon sila Bonifacio? Kasi siya po yung isa sa mga inspirasyon ng ating mga Katipunero. No? Kaya nga sa tatlong baitang ng Katipunan, di ba, meron tayong Katipun or anak ng bayan. Meron tayong bayani na Rizal, ang kanyang passcode. At meron din tayong Gumburza, nakawal, di ba? So again, ano yung tatlong baitang ng Katipunan? Gumburza, and then anak ng bayan, and then bayani. Ang passcode ng bayani, Rizal. Ang passcode ng Gumburza, kawal. Okay? Ang passcode ng kawal, Gumburza. Ang passcode ng Katipun, anak ng bayan. Tandaan nyo po yung tatlo. Lumalabas din yun. No? So that's it. Punta tayo sa susa. Sir, abangan ko ang imong utok i-board exam. Pila man, sir. Ay, ayaw palit akong utok, sir. Oh, pangatlong tanong na tayo. So, nagkakamali kayo kanina, for sure. So, ayan, 50-50 kayo ngayon. Pilosopong Tasso is a character in No Limitangere personified by whom in reality? Sino sa totoong buhay si Pilosopong Tasso? A. Pasiano. B. Isagani. C. Elias. D. Ibarra. Again, sino daw sa totoong buhay si Tasso? A. Pasiano. B. Isagani. C. Elias. D. Ibarra. Oh. Sige. Ayan, sumasagot sila. Very good naman pala. Sige, isa-isahin natin. Si Elias at Ibarra ba? Iisa lang? Yes, sila po ay iisa lang. Si Rizal yan. Okay? Ano ba ang itinatanong kay Ibarra sa board exam? Ganito kasi yan. No? You can review a lot of things about them. You can read a lot of things about them. Pero ano ba yung tinatanong sa board? No? Yun yung ating concern kasi. Kaya hindi malaman ng iba kung paano sila aralin. Kasi nga po hindi nila alam, no, kung paano siya tinatanong. So ganito lang yan.
Ibarra in El Filibusterismo is Simon. Very good. Da? Oh, wealthy J. Wheeler. Again, sino sa El Filibusterismo? Si Ibarra? Siya po, si Simon. Okay. Ano naman po ang itinatanong kay Elias, sir? Ang itinatanong po kay Elias ay sino daw yung nagsabi sa Noli Mitangere na I should die without seeing the dawn breaks to my homeland. Para something to that effect. So I should die without seeing the dawn breaks to my homeland. That is Elias from Noli Mitangere. Always remember that, ha? So, ano yung tinatanong kay Elias? I should die before the dawn breaks. Anong tinatanong kay Ibarra? Sino daw si Ibarra sa El Filibusterismo? Ang sagot mo, si Simon. Okay? Now, ano naman yung tinatanong kay Isagani? Si Isagani po yung estudyante na gusto ng reforma at gusto niya na ang mga Indio ay tuturuan po ng wikang Kastila. Okay? May edukasyon sila sa wikang Kastila. So, that is Isagani. No? Siya po yung bata na ipinagpalit ni Paula Gomez o Paulita Gomez. No? Si may chismis ako. Si Isagani, meron niyang kasintahan na si Paulita Gomez. Pero dahil nakita ni Paulita Gomez na si Isagani ay aktivista, tapos gusto niya ng reforma, talagang makabayan. O anong nangyari? Iniwan siya ni Paulita kasi tingin ni Paulita wala siyang bukas kay Isagani. By the way, Isagani is a law student, no, doon sa El Filibusterismo. Okay? So at least alam niyo na, oh, di ba? So ang sagot natin dito is none other than Pasiano, no, the older brother of Rizal. Oh, yan. Grabe naman si Ma'am Ruby Jane Quizon, no? Ito pa talaga yung nakuha niyang definition kay Isagani. A student na pinagpalit ni Paulita Gomez. Oh, grabe ka naman, Ma'am. Di ba pwedeng reformista lang? Ayan. So, next item. Anhin mo yung pogi kung hindi ka naman bubuhayin, di ba? Okay, next item, nasa na yun. Ayan, nakuha niyo po ba? I-drill natin to mamaya, ha? So, brace yourselves. Kailangan niyo pong maalala lahat ng aking na drill, no? Lahat ng aking natalakay. Yun po ang beauty kapag meron ka sa aking, I mean, kapag nandito ka sa aking live, kasi po, mula simula patungo sa kung saan tayo huminto ay tatalakay ni Sir Melvin. Ayan. Thank you, Ma'am Myla Rodrigo. Maraming salamat po sa yung Hong Kong dollar na 25. Wow! Hong Kong dollar na $25. Maraming salamat po, Ma'am Myla Rodrigo. Mabuhay ka at napakarami pong salamat sa inyong generosity. Thank you so much po, Ma'am Myla. Ayan. Sige. Shoutout ko mamaya yung mga star senders natin, ha. So, focus muna tayo sa content natin, no? What country is the largest in Central Asia? What country is the largest in Central Asia? Tinatanong sa board. Ano daw ang bansa, no, na pinakamalaki sa gitnang Asia? Oh, di ba? So, kailangan mong i-memorize lahat yon, di ba? So, may globo si Sir Melvin dito. So, all you have to do is, kung gusto mo naman talaga aralin ng geography, ang physical map ng ating mundo, eto, di ba? So, hanapin natin si Asia. Andito si Asia, 'di ba? Ayan si Asia. So kung ganito ka mag-aral, so ayos lang naman, pero napaka time consuming, 'di ba? So nandito si Central Asia, so nandito pala si Kazakhstan. Pero hindi mo malaman kasi hindi naman po nilagyan ng siya po yung center, basta nasa central lang siya, 'di ba? Pero si Sir Melvin may tag dyan, may hack dyan, di ba? Ano yung hack ni Sir Melvin? Ang hack po ni Sir Melvin dyan ay Casey Isaw Turn. Very good. Si Casey mahilig sa isaw, no? Ganon. So that's how we memorize things. Casey. So Kazakhstan is the largest in Central Asia. And I there is India. Siya naman po yung largest sa
South Asia. Sa West Asia naman po, ang largest ay ang Arabia. And then ang China naman po ang pinakamalaki sa East Asia. And then ang Arjan ay si Russia, siya naman po yung pinakamalaki sa North Asia. So, ganito lang yan. Casey, isaw, turn. Ganun lang po kadali yung mga bagay-bagay, no? Hindi mo kailangan i-memorize isa-isa yan. Kailangan mo lang po ng strategy, no? So, again, Casey, isaw, turn. So, K for, wag na natin lagyan. Casey, isaw, turn. K for, Kazakhstan, Central. What about for isaw? I, India. S, Southern. Au, A, Arabia. W, West. Churn, CH, China. E, East. RN, R, Russia. N, North. Ganun lang po kadali yan. Gusto ko makita yung reaction ni ma'am. Ganun lang pala yun, di ba? Eto yun. Ma'am Mariel Aras. Sabi niya, ganun ba yun? So, ganun lang po yun, ma'am. No? Basta't nandito kayo, gagawa natin ng paraan kahit kalukuhan yan. Basta't maalala niyo lang, edi gagawin na po natin. So, that's Kazakhstan. Very good. By the way, what's the smallest country in Asia? That's Russia. That's Maldives. Okay? And then, what about for the smallest in the world? That's Vatican. Okay? Vatican. Second is Monaco. Third is Nauru. Kung hindi ako nagkakamali muna. Ano? Fourth is Nauru. I don't know. Basta yung smallest lang Vatican, siya yung lumalabas, no? So trivia na lang yung iba. Okay? So yung Maldives po smallest in Asia, pero smallest in the world Vatican. Okay? Largest in the world Russia. Okay? Yon. Nilinaw ba? next item. Ay, nawala. Next. A point in the orbit of a body circling the sun that is closest the star. The point of the orbit of a body circling the sun that is closest to the star. A. Aphelion. B. Perihelion. C. Apogee. D. Perigee. So, ito yung mga bagay-bagay na kapag hindi nyo alam, abay, dapat meron kayong clue dito, no? Sagot. 10 seconds. Habang sumasagot kayo, call out ko muna ito mga pagbigay nating kababayan. Ayan. For a while. Shout out, Ma'am Mary Ann Gaviola. Maraming salamat po sa 75 stars niyo, Ma'am. Malaking tulong po ito sa ating live stream. And shout out kay Ma'am Alisa Gusiad. Ayan. Shoutout po, Ma'am Alisa. Maraming salamat po sa pastars na sinend ninyo. Mabuhay po kayo, Ma'am Alisa. Ayan. Okay. Anong sagot ninyo? May A, may B, may A at B. Ganun tayo. Basta walang clue, wala tayong... Hi, Sir Wilfred Gerson from CTU. Hello po sa mga taga-CTU dyan. So marami tayong kaibigan sa CTU. Kahit anong mang branch yan sa lahat po ng lungsod sa Cebu. Okay? So marami tayong kaibigan dyan. So shout out po sa mga taga CTU, sa main campus, sa Balamban campus, sa San Remigio, sa Tuburan, sa Bourbon. Shout out po sa inyong lahat. No? Dyan sa Tuburan, meron akong kaibigan dyan, si Sir Rechi Bihasa. At sa main naman po, may tatlo dyan, si Ma'am, yung top 3, si Ma'am Nikki, si top 10, Sir Echo, at top 4, si Sir Victor. Minsan ko rin po silang na-drill, di ba? So, yun. Mga top-notcher yung labas, no? So ano yung sagot natin? Orbit, circling, and that is closest. Ano yun? Closest. So, kapag closest, gusto mo bang lumapit yung lisensya mo sa'yo? Sabihin mo, palapit. Kapag closest, palapit. Everybody say, palapit. Ayan. So, kapag sun, hindi na po G yan, di ba? Dapat helium yan. So, helium. Yun yung clue natin. So, kapag sinasabi nating sun, helium. Helium, di ba? So, dahil helium, tapos closest, palapit, that is letter P. Kapag naman po away, aphelion, away,
Closest or farthest? Farthest. O, ang sinatinatanong dyan, closest. Diba? So, closest kasi po, tapos palapit, tapos helium kasi sun, that is perihelion. Sir, ano ba yung apogee at perigee? Moon naman yan. Moon naman yan. So, kapag malapit si moon kay earth, that is perigee. Palapit, basta may P, palapit, that's closest. Kapag naman po palayo, that's A. Malinaw yon. So, kapag may A, palayo. Oh, tulad ng carries blood away from the heart o artery. Away, artery. A. Palayo sa sun, aphelion. Palapit sa sun, perihelion. Palapit sa earth, perigee. Palayo sa earth, apogee, yung moon. Malinaw ba yon? Yes, that's how easy it is. Ulitin natin. Palapit sa moon, that's perigee. I mean, palapit sa earth, si moon, that's perigee. Palayo si moon kay earth, that's apogee. What about for the orbit is closest to the sun? Perihelion. What about for the orbit farthest from the sun? That's aphelion. Oh, that's how easy it is lamang po. Palapit, may P, helium, that's sun. G, moon. O, oh, diba? G, moon, GM. Ganun yun. In what type of matter are atoms most tightly packed? In what type of matter are atoms most tightly packed? A. Solids. B. Liquids. C. Plasma. D. Gas. Ang mga ero. Kalangas. Sir, habang nag-wait ng results, sobrang kaba. Ayan. Huwag kang kabahan, Ma'am Sheila. Pero of course, magandang kabahan kasi po napaka-satisfying yan. Kasi po, ibang-iba yung pakiramdam na kinabahan ka tapos nakita mo yung pangalan mo, di ba? Parang aatakihin ka, pero napakaganda ng feeling. Okay. The correct answer here is obvious naman po kapag tightly, o, di ba? Tightly, o, tightly ba, o, di ba? Tightly, o, solid to. Pag naman po liquid, o, tightly ba sila? Hindi, magkalayo-layo yung atoms niya. Lalo na po kapag plasma or gas, hindi na nakikita yan. So, hottest gas, that's plasma. Okay, tinatanong din sa board exam. Hottest, plasma. Okay, again, hottest, plasma. Remember that, hottest, plasma. Okay, next item. What is the best selling novel of all time? What is the best selling novel of all time? 500 million copies ang na benta ng nobelang ito. Sige nga. 500 million copies. Oh, isipin mo yan. 500 million. Dear Sir Melvin, thank you po sa mga videos mo. Nakapasa na in town ko sa board exam. Ay, nakapasa na pero nibalik pag yan. Annaline Enoch Pilonio LPT. Shout out sa inyo at congratulations. Ayan. What is the best selling novel? Okay, so iba't iba naman yung mga sagot ninyo. Ito yung mga katanungan na kapag hindi nyo alam, abay, magdasal na lang kayo ng Aba Ginoong Maria. Ano? So, at least atin pong nadaanan at swerte ka na iyo pong napanood, di ba? So, the correct answer for this one is none other than Don Quixote, okay? Don Quixote po was sold 500 million times, okay? So, that's how many books, no? Yung nabenta sa kanya, oo. Ang sumunod ay yung Tale of Two Cities na 200 million lamang po yung copies na nabenta. So, ang layo po, di ba? Tapos, pangatlo po yung The Lord of the Rings. Okay? Pang-apat. Yes, no? And then, pang-apat naman po yung The Little Prince. Okay? Only the heart can see rightly because what is essential is invisible to the eye. Lumabas yan sa board exam. Little Prince lang yan. Sinong sumulat? Exupery. Oh, di ba? So, the correct answer here is Don Quixote. Okay? It's the best-selling novel of all time. Yeah. Next item. Okay, hindi na naman siya nag-next. Oy, by the way, sige, i-drill nga natin mula simula, no? I-try lang natin kung kaya nyo pong balikan yung mga natakol na natin. Ano? Again, sino nga yung Lakambini? Very good. That's Gregoria Diaz. So, sino naman po yung Tagalog, John of Arc? Kahabagan. Sino naman po yung Bisayan? Teresa Magbanwa. Sino naman po yung nagtahe sa Tawat?
Marcela Agoncillo and friends. Sino naman po yung ina ng Katipunan? Si Melchura Aquino. Sino nga yung sumulat ng Lasala na Tuksuhan? Si Del Pilar, ikaw naman, no? Sino naman po yung first editor ng La Solidaridad? First. Hi na. Sino naman po yung most cultured among the reformists? Rizal. Si Rizal, Haina, and Del Pilar ay tinaguri ang triumvirate ng propaganda movement. Ano nga yung objective ng propaganda movement? To become a province of Spain. Ano nga yung newspaper ng propaganda movement? La Solidaridad. Sino naman po yung may akda sa dapat mabatid ng mga Tagalog? That's Bonifacio. Sino nga si Ibarra sa El Filibusterismo? Si Simon, the wealthy jeweler. Very good. Sino naman po yung nagsabi na I should die without seeing the dawn breaks to my homeland? That's Elias. Sino naman po yung pinagpalit kay Paulita Gomez? Si Isagani, kawawa naman. Sino naman po yung sa totoong buhay si Tasio? Si Pasano. Very good. Pag sinasabi natin Central Asia, ano yung pinakamalaki dyan? Kazakhstan. Pag sinasabi naman natin China, asan siya na locate? East. Pag sinasabi naman po natin North, anong pinakamalaki doon? Chern, R, Russia. Pag sinasabi naman po natin West, anong pinakamalaki doon sa Asia? That's Arabia. Ano ang ating mnemonics dyan? KC, Isao, Chern. Very good. Palapakan mo yung sarili mo. Hindi pa tayo tapos. Sa pag sinasabi naman natin palapit sa Sun, ang orbit. That's perihelion. Palapit, closest, perihelion. Palayo, away, aphelion. Okay? Pero kapag moon naman, ang orbit ng moon palapit sa Earth, that's perigee. Kapag naman po ang orbit ng moon palayo sa Earth, that's apogee. Malinaw ba yun? Yes. Again, ano nga yung type of matter na nag-pack sila together? That's solid. Pag sinasabi natin hottest, that's plasma. Malinaw ba? Yes. Again, what is the best-selling novel? That's Don Quixote. What is essential is invisible to the eye. That's the little prince. Sino sumulat? Si Exupery. Anong kapatid niya? Si Flower Rose. Wow, joke lang yun. No? Hindi sila magkapatid. Dalawang akda yan ni Exupery. A fictional character who appears in the three plays by William Shakespeare. A fictional character who appears in three plays by William Shakespeare. Nabasa ko isa dito, no? Si Henry Fourth, tapos meron pa lang yung Henry V, okay? Oo. So, ano diyan? Sino ang taong 'yan na tatlong beses siyang nagiging cast ng mga Shakespearean plays? Hamlet, kasi siya yung alam namin. So, 'yun yung pagkakamali nyo, alam nyo siya, hindi naman siya yung tinatanong, eh, siya yung sinagot mo. Ano ang alam mo kay Hamlet, di ba? Main character of Hamlet. Di ba? Yun yung tinatanong sa board. So, mahalaga talaga na alam mo yung itatanong, alam mo yung suki na itatanong sa kanila dahil hindi ka na magkakaroon ng guessing games o hindi ka na magkakaroon ng confusion kung ano yung sasagot. Ang alam mo kay Hamlet, yan lang yung isagot mo kapag nandun si Hamlet. Huwag mo siyang isagot kapag wala naman po siya sa tinatanong. Okay? O, di ba? So, buti nga sa'yo. So, Hamlet is wrong, no? Hamlet is the main character of Hamlet. Ano ang kanyang theme? To be or not to be, which means indecision. Very good. Si Macbeth naman po, siya po yung may overwhelming ambition for power. Okay? Oh, sinong pumatay kay Mark Macbeth? Si Birnham. Si Birham. Birham, no? Si Macbeth po, pinatay ni Birham. Kasi si Macbeth, no? Overwhelming ambition for power yung theme dyan. No? So, nakakasira ng buhay yan. Yan. Birnham pala, si Wood. No? So, again, si Birnham Wood, siya yung pumatay kay Macbeth. Okay? At si Hamlet naman po, ang main character ng Hamlet. At ang tao, fictional character, who appears in three Shakespearean plays, ay walang iba kung hindi si John Falstaff. Okay? Falstaff. Oh, that's John Falstaff. Tatlong beses siya, suki siya ni Shakespeare, no? So, pag sinasabi nating main character ng Hamlet,
Anong theme ng Hamlet? To be or not to be. Anong meaning ng to be or not to be? Indecision. Ano naman po ang pinakamahabang nobela ni Shakespeare? Macbeth. Tapos ang Macbeth na tema niya, that's overwhelming ambition for power. Sinong pumatay kay Macbeth? Si Burnham Wood. Again, sinong pumatay kay Macbeth? Si Burnham Wood. O, sino yung nag-appear three times? Si John Falstaff. Ayan. Very good. Next. Grabe, ang bilis mag-type ni Ma'am Ruby Jane. Ano? Next. Whose author wrote his last novel with crayons? Whose author wrote his last novel with crayons? Grabe siya, ano? Crayons yung ginamit niya. Baka nawala ng ink yung, or naubusan ng ink yung kanyang panulat. Kaya po, crayons na lamang po yung ginamit niya, no? Sige nga. Is it Nathaniel Hawthorne? Ano ba sinulat ni Nathaniel Hawthorne? Yung Scarlet Letter. Okay? Tapos, ang sinulat naman po ni J.K. Rowling ay yung pinakasikat na Harry Potter, di ba? At yung O. Henry naman, lumabas yan, number one, The Last Leaf. By the way, lumalabas din po, The Last Leaf, ano yung theme ng The Last Leaf? Sagot nyo, selflessness and sacrifice. Ano yung sagot nyo? Selflessness and sacrifice. Di ba? So, J.K. Rowling po, siya po yung pinakasikat na The Hobbit. Tapos, si Nathaniel Hawthorne naman po yung Scarlet Letter. At si James Joyce naman po yung kay Ulysses. Now, ang Ulysses po, nagiging pinakasikat yan, di ba? Pero hindi natin alam na isinulat yan originally ni James Joyce through crayons. Ayan. Letter B. Ang daming nagkakamali, di ba? So, ayan. Yun po ang purpose. Bakit ka pumarito? Dahil di mo pa po alam lahat, no? Again, ang Ulysses po ay sinulat ni James Joyce through crayons. The Last Leaf, O. Henry. Ano yung theme? Selflessness and sacrifice. What about for The Hobbit? J.K. Rowling. What about for The Scarlet Letter? Nathaniel Hawthorne. What about for F. Gatsby? The Gatsby, F. Scott Gerald. What about for Mrs. Dalloway? Virginia Woolf. What about for Daniel Deronda? That's Eliot. Very good. What about for Daniel Defoe? Robinson's Crusoe. What about for Gulliver's Travel? Jonathan Swift. What about for Vanity Fair? William Makepeace Thackeray. What about for Uncle Tom's Cabin? Or Cabin? That's Beecher Stowe. What about for The Count of Monte Cristo? Alexander Dumas. I-test ko lang po yung alam mo ha sa literature. What about for Letters for Celia? Ben Jonson. What about for Pride and Prejudice? Jane Austen. Okay. What about for A Poison Tree? That's William Blake. Okay. Ano yung A Poison Tree na yon? Apple. Apple. At ang apple na yon represents trap. Ano yon? Trap. Okay. Malinaw ba? Yes. What about for Arabian Nights? Sino ang Arabian Nights po, collection ng stories yan, no? So, ang mga, isa sa mga kwento dyan ay yung Aladdin. Okay, Aladdin's Lamp. Kasali yan sa 1001 Arabian Nights. Okay, what about for Iliad and Odyssey? Si Homer. Okay, again, Iliad and Odyssey. Si Homer. Okay, what about for Alice in the Wonderland? That's Lewis Carroll. Very good. That's Lewis. Ano? Tama. Oh, yes. Tama. No? Lewis Carroll. Okay? So, yun. Kapag nalaman na mo na yun, medyo may advantage ka na sa iba. Okay? Kasi may isa naman talaga na lalabas dyan. Pero yung Sonnets for Her Husband, lumabas din yun. Hindi nila alam. Hindi alam ng iba. Sonnets for Her Husband. Sino yun? That's Elizabeth
Barrett Browning. Again, sino yun? Elizabeth Barrett Browning. Oh. Again, sonnets for her husband, Elizabeth Barrett Browning. Oh. Marami hindi nakakaalam niyan eh. Next. It is regarded as Chaucer's great work in his book, Canterbury Tales. It is regarded as Chaucer's great work in his book, Canterbury Tales. A. A story within a story. B. Horror and detective. C. Love and war. D. Selflessness and sacrifice. Selflessness and sacrifice. Sige nga. Uh-huh. It is regarded as Chaucer's great work in his book Canterbury Tales. Mm-hmm. Is it horror and detective? Or love and war? Sabi ni Ma'am Nactor of Ma. Okay. Sabi naman ni Sir Christian, a story within a story. Ayan. So letter... Ay, sabi naman ni Ma'am May Ann. Oh, no. Si Ma'am... Ay, hindi ko naman. Basta may sumagot ng letter D, sabi niya, selflessness and sacrifice. Ano nga yung selflessness and sacrifice? Sinabi ko na yun kanina, that is The Last Leaf by O. Henry. Again, sino yung selflessness and sacrifice? Kay O. Henry yan, The Last Leaf, di ba? Yung 1984 naman po, kay Orwell yon. Animal Farm naman po, kay George Orwell pa rin yun. Okay, lumalabas din yun ha. Ang lumalabas dyan kay... John George Orwell ay yung sino daw si Boxer sa anong hayop si Boxer sa Animal Farm ni George Orwell. So ang sagot diyan horse, okay? Horse po si Boxer. Oh, para malinaw, okay? So the correct answer for this one, ang horror and detective letter B, that's for Edgar Allan Poe, 'di ba? Believe nothing on what you hear and half on what you see. That's Wednesday. Diba? And then, Love and War naman po. That's from Shakespeare's Romeo and Juliet. Bakit ba yung sinagot nyo? Selflessness naman po. That's from O. Henry. And that is from The Last Leaf. Selflessness and sacrifice. So, the correct answer here is a story within a story. Okay? Yan. So maraming nagkakamali. Very good. Dahil natuto sila tonight. Next item. What novel opens with the line, "Call me Ishmael"? What novel opens with the line, "Call me Ishmael"? A. Mrs. Dalloway. B. Moby Dick. C. Daniel Defoe. D. The Gatsby. Wow. Yan. Sino nga ang author ng Mrs. Dalloway? Si Virginia Woolf. Sino naman po ang author ng Moby Dick? Herman Melville. Okay? Sino naman po ang author ng Daniel Defoe? Si Robinson Crusoe. Sino naman po ang author ng The Gatsby? That's F. Scott Gerald. Again, F. Scott Gerald. Ang bilis talaga mag-type ni Ma'am Ruby Jane. Itag ko nga. Yan, thank you so much po ma'am, no? You are typing what I'm saying. I salute you po. So kailangan ko po yung i-flash sa screen para makita ng ating mga manunood. Ayan, I thank you po ma'am, no? So, again, sinong author ng Mrs. Dalloway? Virginia Woolf. Sino naman po kay Moby Dick? Herman Melville. Sino naman po ang author ng Daniel Defoe? Robinson Crusoe. Sino naman po ang author ng The Gatsby? F. Scott Gerald. So, ano daw sa alin daw sa apat na 'yan ang nag-open sa linyang "Call me Ishmael"? Yan. Sige. Ayan, thank you so much po sa mga nag-tag sa kanila mga kaibigan. Nakikita ko pong mahal niyo ang mga kaibigan ninyo dahil tinatag niyo sila at manood, 'di ba? Yan po yung totoong kaibigan, hindi nang iiwan. Ayan. Okay, so we have now answers from our crowd, no? Kadalasan sa inyo nakakatama naman po. Pero yung iba nagkakamali. So, the correct answer for this item is, ayan, palakpakan mo ang sarili mo kapag ikaw po ay nakatama. Because that is for Herman Melville Moby Dick. Okay? Letter B po ang sagot dyan. Moby Dick. Okay? By Herman Melville. Herman Melville. Okay, next item.
two chambers combined into one, and the term almost always describes a governing body is called blanc. Again, two chambers combined into one. And the term most always describes a governing body is called blanc. A, bicameralism. B, unicameralism. C, tricameralism. D, parliamentarism. So, teachers, huwag kayong malito kapag ganito yung tanungan, ha? So, ayan. Yan. Sige, punan nyo pa para mas magiging maganda ang live natin tonight. Oh, ayan, may nagalit. So, iban ko nga itong nagalit. Ayan. Okay, sige. Smooth kayo lahat. Shout out sa iyo, Amelia Carbonell Cipriano. Ba't ka galit, ma'am? Di ka siguro mahal ng nanay mo. Ayan. So, ang sagot ng iba, parliamentary. Ang sagot ng iba, bicameralism. Hindi nyo naman po binasa siguro yung tanong, di ba? Ang sinabi po ng tanong, two chambers combined into one. Ang diwa po ng tanong, dalawang chamber daw, tapos kinumbine siya sa isa. Oo. So, bicameralism pa rin, buya. Pabayan, hindi na. Ang sagot po dyan, unicameralism. Okay? Unicameralism. Bakit, sir? Hindi nyo yung tanong. Hindi ibig sabihin two chambers yung nabasa nyo, bicameralism agad. Ang sinabi dyan, two chambers combined into one. That is for unicameralism. Teachers naman, dapat basa-basa din po ng konti, no? So, I hope na natutunan nyo po ang hindi magiging tag dito. Hindi magiging clumsy, no? Kapag ka sumasagot, no? Basahin muna. At kapag ka iba naman yung diwa, try to adjust what you have studied. Okay? The correct answer is by means two nga, pero hindi naman po siya yung tinatanong, ma'am. Two chambers combined into one. Diba? Yes. Ah, nakuha ko po yung punto ni Ma'am Jehanica. Yes po, no? Next item. Parliamentarism, sir, lumalabas ba yan? Yes. Ang parliamentary naman po, yung Congress at yung Executive kinumbine. Isa lamang po ang nag-exercise. Okay? So, the Executive and the Legislative, isa lamang pong tao ang nag-control. And that happened during martial law, no? By Marcos, no? Siya po yung Executive, siya din po yung lawmaking body. Kaya maraming batas na ipasa si Marcos noon kasi madaling magpasa kasi siya lamang din po yung pipirma. Okay? So that's parliamentary. Meron bang tricameralism? Wala pong ganun. Ang bicameralism, lumalabas ba siya, sir? Absolutely. Lumalabas po si bicameralism. Lalo na kapag nabanggit si Jones Law. Again, kapag nabanggit si Jones Law at ang ating kasalukuyang Congress, bicameralism yan. Pero kapag ang tanong po, two chambers combined into one, huwag agad bicameralism. Isipin mo muna, kinumbine daw. Unicameralism na yan. Okay? Next. Whose poet wrote the following lines? Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by many. Okay? Who wrote the following lines? Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by. Noether. Ayan. Yan, tinipe na naman ni Ma'am Ruby Jane. Thank you so much po, Ma'am Ruby. Ayan. Rudyard Kipling po ang iisipin nyo sa kanya. F. Okay? Yung poem niya na F. F lang. IF. Okay? O basahin nyo yan. Magiging totoong tao kayo dyan. No? Kapag naman po Ernest Henley, sa kanya naman po yung Invictus, okay?
Invictus. My head is bloody but unbowed. No? Kay Samuel Clemens naman po, aba, yung Mark Twain lamang po yung lalabas siya, no? Mark Twain, okay? Kay Samuel Clemens ang lumalabas dyan, si Mark Twain lang. At saka si Henley ang lumalabas, Invictus, my head is bloody but unbowed, that is a hyperbole. Pag walang hyperbole, alliteration, bloody and bowed, di ba? Pag sinasabi naman natin Rudyard Kipling, yung F na kanyang poem, at pag sinasabi naman natin Stopping by Woods in a Snowy Evening, tama ba? Stopping by Woods in a Snowy Evening, yan. Kay Frost naman yan, okay? Stopping by Woods in a Snowy Evening, kay Frost naman yan. At of course, itong linya na to ay kay Frost pa rin to, okay? Kay Robert Frost. Yan. Next item. Sa board, simile at metaphor lang naman lumalabas. Oo, pero lumalabas din yung alliteration na tickle, tinkle, tinkle. Diba? Lumalabas din yung, dito, yung di mahulugan ng karayom, di ba, sa Filipino. Okay, so huwag masyadong simile at metaphor lang. Marami pa pong iba, no? Lumalabas din po yung oxymoron at paradox minsan. At bagong curriculum na po, so huwag nyo isipin na palaging simile at metaphor lang. Baka magsisisi kayo, no? So, aralin nyo po lahat, no? If you want to surely pass, then you have to surely study also. Next item. In Orwell's Animal Farm, what animal is the boxer? Oh, ito, sinabi ko na ito kanina. In Orwell's Animal Farm, what animal is the boxer? A, donkey. B, horse. C, pig. D, dog. Meron bang dog doon sa Animal Farm? Nakita nyo na po ba yung movie na to? Wala, no. Dog is not around, no. Pig lang, maraming pig doon. Si Napoleon, siya po yung antagonist at the same time protagonist, no? So the correct answer for this one is horse. Very good, no? Sinabi ko na to kanina, horse. Animal Farm, Orwell. What about for 1984? Orwell. Okay, next item. Ancient Greeks, fabulist and storyteller, famous for writing a collection of fables known as Aesop's Fable. Sino daw ang nagsulat ng Aesop's Fable na isang Greek fabulist and storyteller? A, Homer. B, Aesop. C, Shakespeare. D, Chaucer. Still nanonood sa inyo. Ayan. Thank you so much po, Sir John. Yeah. Again, sino daw ang Greek fabulist and storyteller na famous, kilala sa kanyang pagsulat ng writing a collection of fables, and tinawag itong the greatest fable, okay? Aesop's Fable po is the greatest fable. A, Homer. B, Aesop. C, Shakespeare. D, Chaucer. So pag nagkakamali kayo rito, magkakamali din po kayo kay Hamlet, no? Kasi po si Hamlet siya yung main character sa Hamlet. So kay Aesop, kaya nga tinatawag siyang Aesop's, kasi nga po si Aesop yung may sulat, no? So, Aesop ang sagot dito. Ano ba tinatanong kay Homer? May salitang vivid geographer. Ayan, ano tinatanong kay Homer? A vivid geographer. At ano pa? Yung Iliad and Odyssey. Ano pa? Iliad and Odyssey. Ano naman tinatanong kay Chaucer? Canterbury Tales. A story within a story. Again, Canterbury Tales. A story within a story. That's Chaucer. Very good. Ano naman po tinatanong kay Shakespeare? Marami po, no? What is the longest play for Shakespeare? Macbeth. Man's overwhelming ambition for power. Ano yung play? Macbeth. What about for To Be or Not to Be? Hamlet. What about for Love and War? Romeo and Juliet, which is not included in the most influential books of the world. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet po, hindi siya kasali sa most influential books of the world. So what is the most influential book of the world then? That's the Bible. Okay? Again, ano yan? The most influential book of the world is the Bible. And how many books are most influential? There are 12 of them. Again, there are 12 of them. Okay? So, El Cid Compiador, Canterbury Tales, Book of the Sons, Book of the Dead, the Bible, marami, no? Basta marami. Okay? So, nasa na ba ako? A story within a story, that's Chaucer. So, kay Shakespeare, meron din siyang Merchants of Venice. Lumalabas din yan.
Mercy is spontaneous and freely given. That's the theme of Merchants of Venice. Wait, ang ano daw ibig sabihin ng mercy is spontaneous and freely given? That is, ano daw ang, basta may isang sagot na yung sinabi ko, no? Yung mercy is spontaneous and freely given. Ah, mercy is dropping like a gentle, mercy droppeth like a gentle rain. Okay, so ang ibig sabihin daw dyan, mercy is spontaneous and freely given dahil di naman po, tuloy-tuloy naman po yung pagbuhos ng ulan. So, si Shakespeare din po yung the greatest English writer, siya din po yung the Bard of Avon, no? So, pag sinasabi nating greatest sonnet writer, si Shakespeare pa rin yan. Okay? So, the morning star of English literature, that's Chaucer. Okay? So, ano yung sagot natin? It's Aesop. Letter B. The greatest collection of fable, it's Aesop's fable. And what about for Indian fable? That's Panchatantra. Again, the Indian fable, that's the Panchatantra. Okay? Next item. The Philippine coastline of 36,289 kilometers or 22,548 miles is considered as the fifth longest coastline in the world and blank. No. So, A, longer than Indonesia. B, is as twice as the United States. C, is twice as Canada. D, longer than of Canada. Mas mataas ba ang ating coastline sa Indonesia? Wait, Indonesia is the largest archipelago. Napakarami pong isla sa Indonesia. So, hindi natin malalamangan ang Indonesia, I think, no? So, the correct answer for this one is... Sabi ni Sir Linwood, tapos na tayo rito. Ang sagot nyo, di ba? Iba't iba na naman yung sagot. Okay, very good, no? Ibig sabihin, may natutunan talaga. Hi, Ma'am Michael Labrador Dahilan, no? Hi, Ma'am Alisa Gushad. Maraming salamat po, Ma'am Alisa, sa iyong 75 stars. Mabuhay po kayo, Ma'am Alisa. Yan. So, what's your answer? I don't know the answer. Who you have to answer, no? You just have to make an intelligent guess. Because from there po, hindi mo na uulitin yung sagot na yun, diba? You just have to answer even if you don't know the answer. I cannot accept and I do not know answer. Ano yan? Prompting ang tawag dyan. I cannot accept and I do not know answer. That's prompting, no? So, what do you think is the correct answer? I'm looking at your comments. And only a few got it correctly. Ang Pilipinas po ay panglima po sa ating longest coastline. Ang una po ay ang Canada. Again, sino na? Canada. Pangalawa po ang Indonesia. Ayun, sino pangalawa? Indonesia. Pangatlo po, hindi ko alam. Pangapat po, Russia. Pangapat, Russia. And then, panglima, si Philippines. Philippines, ayan. And then, United States, medyo nasa top 10 naman siya. Pero ang atin pong coastline is as twice as the United States, no? So, ibig sabihin, mas 19,000 kasi yung United States. So, gawin mong dalawa yung sa United States, yun yung coastline ng Philippines, no? So, letter B po ang sagot. O, sino mga nakakasagot? Letter B, palakpakan natin sila. Ayun. A round of applause for those who answered letter B. What a wild, intelligent guess. Educated guess, hypothesis. Very good. Pero yung mga nagkamali, lagi ka na lang nagkakamali, raise your hand. Ang hindi magtataas ng kamay, babagsak, halaka. Ayan, itaas ang kamay, iwagayway, tapos paluin mo yung sarili mo. Pak! Ayan, very good. Sige, go! Ayan, so, para hindi na uulitin yung pagkakamali, no? So, the correct answer is,
as twice as the United States. Ayan, ano yung biggest? Canada. Ano yung pangalawa? Indonesia. Ano yung pang-apat? Russia. Sino yung pang-lima? Philippines. Ano yung largest archipelago? Indonesia. Very good. Next item. Extreme points of the Philippines tayo. Pag-usapan natin ang extreme points of the Philippines. Ano yung mga extreme points? Yung Franz Reef, yung Tawi-Tawi, di ba? Yung Iami or Mavulis, no? Pag-usapan natin sila. Saan ba sila na-locate? Okay? Yung Balabac Island, no? At saka yung isa pa, no? So, sa northernmost point, nandun po ang Mavulis or Iami Island. Oh, again, the northernmost point of the Philippines is the Iami or the Mavulis Island. Ang southernmost naman po ay ang Tawi-Tawi at ang atin naman pong easternmost ay ang Pusan Point. Ang atin naman pong westernmost point ay ang Balabac Great Reef. So, paano ba natin to i-memorize, sir? Hindi po natin hindi ba natin pwedeng gawan 'yan ng ano? Hindi ba pwedeng gawan 'yan ng paraan? Pwede naman po, no? So again, ulitin natin. Sino pang nasa northernmost? That's the Mavulis. Sino naman po 'yung Mavulis or Iami? Iami Island or Iami, no? What about for southernmost? That's Tawi-Tawi. What about for easternmost? That's Pusan Point. And what about for the westernmost point? That's the Balabac Great Reef. Paano ba natin gawan niya ng para answer para madali naming maalala? O sige, ganito. You can screenshot. Actually, yes, you can do screenshot. Pero hindi mo naman yan babasahin eh. So huwag ka na lang mag-screenshot, teacher. You just have to listen to me. Watch this again, no? So, everybody say, pista, mano, baulabak. Diba? Mingon, diba? Pista, mano, mingon sa dani mong, baulangnak. O, diba? Sabihan mo na lang, baulabak, diba? Again, pista man, no? O, kasi mahilig kayo sa pista para mangumbira, di ba? So, why not make it a clue? O, pista man, no? Baulabak. O, pista, PE. That's, o, ano ba yung PE natin dyan? That's Pusan Point and then East. Okay? Esta, that's S, Southern. And Ta, that's Tawi-Tawi. O, and then Mano, o, Ma, that's Mavulis, and then no, northernmost. Baulabak, obvious ba? Ba, o, ilagyan mo lang ng W para mapasok si western, tapos labak, baulabak, no? Ano naman nakadali? Uy, pista man, no? Baulabak, no? So, advantage to sa mga Bisaya dyan, kasi nga po, hindi to naiintindihan ng mga Tagalog speaking, I think, no? Pero, mas parang madali naman, no? Pista, alam nyo naman po yung pista. Pero kami rito sa Bisayas, no? Kasi sasabihin namin, pista mano? Yung mama mo, sinabi, pista mano? Mm. Ikaw na po bahala, gumawa ng clue mo, di ba? So, pista mano, baulabak. O, ganun lamang po yun. P for Pusan Point, E for Eastern, no? And then, S for Southern, and T, Ta for Tawi-Tawi, Ma for Mavulis, and then No for Northern, Baulabak o Baulabak, Balabak, that's western. Ganun lang po kadali yun, no? Kahit hindi na natin tingnan, no? Wala na, di ba? Pero alam pa rin natin yan, no? Sino yung nasa Pusan Point? O, pista, mano? Pista, mano? O, nasa eastern, di ba? Pista, mano? Nasa eastern. Sino naman po yung nasa Balabak? O, Baulabak, western yun, di ba? Pag sinasabi naman natin na mano, o, sino yung nasa Mavulis? O, northernmost yun, o, di ba? Sino naman po yung pista, STA, o Southern, Tawi-Tawi, di ba? Mas madaling ma-memorize kapag ka ginawan mo ng paraan na connected sa sarili mo yung paraan na ginawa mo, di ba? Kung minemorize natin yun ng isa-isa o kahit magdamag, makakalimutan pa rin natin yan, lalo na sa board exam. So, pero kapag meron kang mnemonics o meron kang mga clue, that's how easy it is to remember. And that's what makes Sir Melvin Boracho Corner different, no, sa padrills na ginagawa natin, kasi po you are being taught how to familiarize, how to memorize effectively without forgetting one. Okay, meron na tayong KC Isao Churn, meron na tayong Pesta Mano Baulabak,
Napakarami. BVA, JRP, PEPA A, Robert Tungney, BPSC, VS, v, BPSC, VS, BPSC, VMSC, FPDE, LPM. Di ba? Yung mga ganyan. Tinuturo ko po yan sa inyo para mas madaling maalala. No? So, ayos na to. Nakatawang. Ayan. So, plus, i-upload ko ba to? Yes po, i-upload ko to sa YouTube. So, punta lang sa YouTube, makikita mo na po ang drill na to. Kasi mawawala to sa Facebook, i-delete ko to sa Facebook. No? Kasi 30 days lamang po yung palugit, mawawala na rin lang naman to. So, i-delete ko na lamang po. No? Sa YouTube kayo mag-abang for the uploading. O, next item tayo. Okay, for a while. I-drill ko mula simula patungo sa huli ha. So, tatapusin ko lang, no? Okay, ayos na to. Pesta mano, bawla back. Okay, see? Isao turn. Very good. BF ko budding. Very good, no? Bacteria, fission, corals, budding. That's how easy it is, no? Kapag FJDRB, Augustinians, Franciscans, Jesuits, Dominicans, Recollects, Benedicts. Sige, magbigay kayo ng mnemonics ko o i-memorize ko para sa inyo. Naku, di ko na naalala. Maalala mo yan, sir. You just have to repeat. Repeat and repeat until masanay kang gamitin ng mnemonics. Okay? Don't worry. Next. In the levels of proficiency, 79 belongs to blank. In the levels of proficiency, 79 belongs to blank. A, beginning. B, developing. C, advanced. D, approaching. Oh. LBMT ko, no? Oh, ligaments, bone to bone. Muscles, tendons. Oh, ano siya? Chon. Chon. Carbohydrates, hydrogen, oxygen, nitrogen. Most abundant elements found in the human body. Oh. Ganun lang po yun. TOPS, term for oxymoron. P for paradox, statements. Oh, this is the beginning of the end. That's paradox. Beautifully ugly. Oh, that's oxymoron. Yan lang po yun. BVAA. Oh, back to the heart, veins. Away from the heart, artery. Oh. So, levels of proficiency natin. Sumagot na kayo, no? Yun. Nagre-review po habang nagtuturo na, tuturo ng damit. Okay. So, levels of proficiency tayo, no? Marami sa inyo nagkakamali, no? The last board exam. So, atin pong i-simplify ito. Ang beginning, ano ba ang ratio ng beginning? Ito, oh. Yan, nawala na naman. Yan. Beginning po, yan. Beginning, 74 and below, no? So, beginning did not meet expectation. Okay. Developing naman po, 75 to 79, that's fairly satisfactory. Kapag naman po, approaching, that's 80 to 84. Kapag naman po, proficient, that's 85 to 89. Ano ba yung proficient? Very satisfactory. Ano naman po yung outstanding? That's advanced. Very good. Again, ano yun? Advanced. Oh, yung 90 and above. So, teachers, huwag ka lang mag-stick doon sa satisfactory, very satisfactory. Meron din silang beginning, developing, advanced, approaching, na ibang term, pero parehas lang po yung ibig sabihin. Okay? So, again, pag sinasabi natin beginning, 74 and below. Pag sinasabi natin developing, 75 to 79. Ano yan sa descriptors ng ating grades? That's fairly satisfactory. Ano naman po yung 80 natin? Approaching. O, pag sinasabi natin approaching, sa atin ay satisfactory. Pag sinasabi naman natin 85 to 89, that is proficient, and that is very satisfactory. An outstanding po is advanced, 90 and above. Okay? So that's how you relate things. No? Huwag kang mag-stick lang na ang lumabas, sir, kasi advanced or approaching. So hindi ako sasagot ng ganon sa 80. Yung 80 mo dapat dyan is developing ba? Hindi. Approaching na siya. Okay? That's satisfactory. So, bigyan mo na lang ng ibang pangalan, teacher. Okay? Bigyan mo na lang ng ibang pangalan. So, 79 here belongs to developing. Okay? Basta nag-watch ako ng live, parang ang dali ng oras. Ako rin.
Kapag nagsasalita ako, kapag hindi nawala yung boses ko, parang ang bilis ng oras. Pero at least, di ba, mabilis ang oras, natututo ka. Hindi yung nag-scroll up and down ka lang, nakikichismis sa mga buhay ng may buhay, tapos afterwards, napapagod ka. Wala kang natutunan, napapagod ka pa, kumakain ka na naman, pabigat na naman kay mama. So at least na, dito pa lang natuto ka, kahit mapagod ka dyan, ayos lang, kasi po, you are not the same, no? After the life. Kasi po, may natutunan na dagdag na naman po sa kalaman mo. Diba? Yan. You're welcome, Ma'am Cherine Faith Maslot. Okay, so kuha nyo na po ito. Next item tayo na correct answer for this one is approaching ba? No, hindi. Developing. Developing. Letter B. Next. The first father of taxonomy was, lumabas din to, di ba? Laging lumalabas to. Lagi nating pinagdidebatehan to. Si Carl Linnaeus, si Aristotle, si Charles Darwin, o si Fleming. Again, sino po ang unang ama ng taxonomiya? Yan. That's Aristotle or Carl Linnaeus. O, sagot. Yan. Shoutout natin yung ating mga star senders, Ma'am Sheila, Gimpaya Vibargonya. Maraming salamat po sa 50 stars niyo. Mabuhay po kayo, ma'am. Yan. Isang napakalaking thank you din po kay Ma'am Raquel Ana Hama Altres. Thank you po. Maraming salamat po sa iyong stars, Ma'am Raquel. Mabuhay po kayo. Kay Ma'am Mary Ann Gaviola, kay Ma'am Alisa, kay Ma'am Janessa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, modern taxonomy, that's Carl Linnaeus. Very good, no? So at least natuto na po ang taong bayan. So the first father of taxonomy, siya yung nag-divide sa two key categories, no? Plantean animalia, that is Aristotle. Okay, Aristotle. Sino naman po si Carl Linnaeus? Modern taxonomy. Okay, sino naman po si Charles Darwin? Natural selection. Binomial nomenclature, that's Carl Linnaeus. Sino naman po si Fleming? That's penicillin discovered by serendipity. Serendipity, Fleming. Taxonomy, modern, Carl Linnaeus. Binomial nomenclature, Carl Linnaeus. First taxonomy, Aristotle. Natural selection, Charles Darwin. That's how easy things are, no? What poem of Rizal tells us how beautiful the Philippines is and how Rizal wants to learn from our past and see the truth about how the world view us? A. Ala Patria. B. Ni Ultima Dios. C. El Verdadero Decalogo. D. Dasalan na Tuksuhan. Again, what poem of Rizal tells us how beautiful the Philippines is and how Rizal wants us to learn from our past to see the truth about how the world view us. Yan. A. Ala Patria. Si Rizal ba may sulat ng Ala Patria? B. Mi Ultimo Adios. Si Rizal ba may sulat ng Mi Ultimo Adios? C. El Verdadero Decalogo. Wait, si Rizal ba may sulat sa El Verdadero Decalogo? D. Dasalan na Tuksuhan. Siya ba may sulat ng Dasalan na Tuksuhan? Okay, so sa apat na yan, isa lamang po ang kay Rizal dyan. Pero iba ang sagot ng iba. Okay, sige, tingnan natin. Oh, sabi ni Ma'am May Ann, letter D kay Del Pilar yan. Oh, so hindi siya kay Rizal, X na siya. Remove letter D because that's from Del Pilar. Oh, si letter C, sino naman si letter C? Sino ang may sulat sa letter C? Sige nga, si kay Mabini, very good Ma'am Juan Crucilio. Si El Verdadero Decalogo, laging lumalabas yan, hindi nawawala yan, apat na season na, that's Andres Bonifacio. Ala Patria, sino sumulat? Sige nga, tingnan natin ang mga alam ninyo. Ala Patria, sino sumulat sa Ala Patria? Very good, Aldrin Kaasi. That's from Emilio Jacinto. Palakpakan mo yun, sarili mo, Sir Aldrin. Very good, ikaw yung nakakatama. And the correct answer for this one is Mi Ultimo Adios. Very good. Sinong nag-translate sa Mi Ultimo Adios? Si Jose, si Bonifacio. Anong title? Pahimakas, no? Siya po yung nag-translate dyan. Again, ulitin natin, Dasalan na Tuksuhan,
Del Pilar, El Verdadero de Calogo, Mabini. What about for Ala Patria? Emilio Jacinto. And Emilio Jacinto is the brain of the Katipunan. Again, Emilio Jacinto is the brain of the Katipunan. Who is the brain of the revolution? That's Andres. No, it's Mabini. Again, brain of the revolution. That's Mabini. And Mi Ultimo Adios is the poem of Rizal that tells us how beautiful our country is. No? Next item. The film Aladdin merged two stories from Blanc, a collection of Arabic folktales brought to the West in the 1700s. A. Arabian Nights. B. Book of the Suns. C. Bhagavad Gita. D. Indra Patra. Again, the film Aladdin merged two stories from Blanc, collection of Arabic folktales brought to the West in the 1700s. Ayan, may nagbigay ng 125 pesos na super sticker. Shoutout po kay Ma'am Annie Jen in Clunar. Shoutout po, napakaraming salamat po sa inyong generosity, Ma'am Annie Jen. Malaking tulong po to sa ating mga live streams. Thank you so much po. Ayan. So, what do you think is the correct answer for this one? Okay, Arabian Nights. Tama naman yung mga sagot ninyo. Sinong author ng Book of the Suns? Confucius. Again, sinong author? Confucius. What about for Bhagavad Gita? Turold. No. Bhagavad Gita. Wait. No. It's not Turold. Songs for God, that's Turold, no? Bhagavad Gita po, sacred, ano siya eh, sacred siya something sa mga Indians, no? Who can say the correct term? Nakalimutan ko yung correct term, pero ang Gita po, God pa rin yan. May God pa rin yan. Yes. So, may salitang God pa rin yan, tapos India. Ayan. Kapag naman, yes, si Iyasa. Very good, no? Si Iyasa. How do you have specific videos for English literature? Hi, Hershey. Meron po akong English for literature from the lecturer Jenny. Kalimutan ko yung apelyido niya. Nasa members only na videos, ma'am. Si Teacher Jenny po yung lecturer. English only. Pero hindi lamang po literature yung kanyang itinakol eh. Lahat po sa English ata. Book of the Suns kay Confucius ba? Yes po, Confucius. Okay? Confucius. And then Bhagavad Gita, Iyasa. That's correct, no? And then Indra Patra naman po, that's the Indian sacred fables, no? And then Arabian Nights naman po, that's from that's the collection of a lot of stories, 1001 stories, and that includes Aladdin. Okay, so that's from the 1001 Arabian Nights. That's letter A, okay? TLE meron, lecturer ko si Sir John Dexter Subusa. Okay, nandito rin po sa aking channel sa YouTube. I-scroll nyo lamang po, okay? Gitanjali naman po kay Rabindranath Tagore. Yes po. Gitanjali po kay Rabindranath Tagore. Ma'am Rashida Pasigan, Filipino major. Meron din po ang lecturer yung top 4, si Sir Ricky, na sa aking members only videos. I-scroll nyo lamang po. And then, social studies wala pa po as of now. Yes. Sige, so continue tayo. Ayan, okay, tada. Kapag ang pares ng panlapi ay ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat, ito ay blank. Again, kapag ang pares ng panlapi ay kinakabit sa unahan at hulihan ng salitang ugat, ito ay blank. A. Kabilaan. B. Laguhan. C. Panlapi. D. Gitlapi. Okay, read it carefully. Kaya napakaraming nagkakamali dahil hindi naman po sa hindi nila alam. Nagiging ano sila, pabaya sa pagsasagot, no? Hindi binasa ng maigi. Oo, nigo. Oy,
Ay, may nagsabi. Sabi ni Ma'am Chris B. Bye-bye. Nigawas biya na sa Let ang Arabian Nights. Lagi ko na pong inuulit-ulit yan kahit wala pang Let, no? So, yan. Okay. Sige. So, the correct answer here is, oh, pag sinasabi natin nasa unahan, unlapi. Pag nasa hulihan, hulapi. Kapag nasa gitna, gitlapi. Pero kapag nasa unahan at hulihan, kabilaan. Okay? Pero kapag nasa unahan, sa gitna, at sa hulihan, that's laguhan. Malino ba yun? Yeah. So, the correct answer here is kabilaan. Next item. Tadaan. Potential energy is to battery as a moving electric fan is to blank energy. Oh, ang potential energy daw yung battery. So as moving electric fan is to yung electric fan yung gumagalaw diyan, is it mechanical, is it kinetic, is it electrical, is it nuclear? It's electrical. It's mechanical. Moving electric fan is a mechanical energy. Okay? It produces mechanical energy. That is letter A. Letter A po yan. No? Huwag kayong malito. Huwag kayong malito. Next. Before the coming of the first settlers from neighboring Asian countries, the earliest occupants of the Philippines were the Blank. A. Indones. B. Negritos. C. Malays. D. Tabunman. Oh, so lumabas rin ito, potential at chemical, oh, di ba? Oh, gamit na gamit yung huling mga habilin ko yung aking final drills. Yes. Sa final drills, as in, nasagasaan ko lahat ng siguro lumabas. So if you wish to join the final drills, just message me on Melvin Osabel Boracho page. Yan. Final drills from simula hanggang sa huling araw ng pagre-review, i-drill ni Sir Melvin in just one night. So, isipin mo kung gaano kasiksik liglig sa kalaman ang araw na yan. Yan. So, what do you think is the correct answer? That's Negritos. That's letter B, Negritos. Okay? Negritos. Next. Chadan. Queen Elizabeth II is the English monarch with the longest blank. Queen Elizabeth II is the English monarch with the longest blank. Rain, 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 rain. Oh, ito rin po ni Gritos lumabas. Oh, ano sagot? Mm-hmm. Very good. That's rain, no? Pamamahala. That's letter B. Okay? That's letter B. Next. The right to demand the physical presence of the accused in the court is known as the blank writ. A. Corpus. B. Amparo. C. Data. D. Kalikasan. Again, habeas. Corpus. Amparo. Data. Kalikasan. Which is which? Physical presence. Dalhin mo yung katawan dito. Ano yan? That's corpus. Dalhin mo yung informasyon dito. That's data. What about security, liberty, happiness, amparo? What about kalikasan? The environment naman yan. Okay? Environment, that's kalikasan. Simple as their verbatims talaga, no? Napakadaling intindihin kapag kameron kang teknik. Data, info. Okay? What is being violated by cases of wiretapping? Data privacy. Right to life, liberty, and security? Amparo. Bring me the body, the physical presence, habeas corpus. That's letter A. Next. The epitome of traditional Filipino women, meek, submissive, and obedient was Lino Rivera, Maria Clara, Monica, or Gregoria de Jesus. Mm-hmm. Epitome. Oh, ito, meron din to sa final drills ko. Meek and submissive, obedient. That is... ito yung anak, no, sa pagtataksil ni Doña Pia at Padre Damaso. Okay? Si Maria Clara po ay anak ni Padre Damaso na ayan. Sa kasamaang palad po, inabuso po siya ni Padre Salve. Oh, batay sa kanya.
No? So, yan. Maria Clara is the son of Doña Pia, and Doña Pia died because of giving birth, no? So, si Doña Pia po ang asawa ni Kapitan Tiago, and then si Kapitan Tiago po ay pinagtaksilan, kaya po siya ay nalungkot. I miss you, Sir Melvin, pero unta mag-watch ka videos ni mo part na lang of gaining more knowledge kay LPT na ko. Oy, let me read your name, ma'am, with the LPT sa wala. Marty Danielle Villanueva, comma, LPT. Congratulations po, Ma'am Marty. Ayan. Thank you so much po for your support. Kahit po, pumasa na po kayo, pumarito pa rin po kayo. Ayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Marty. Ingat ka lagi. Okay, so what is next? The correct answer is Maria Clara. The greatest love of Rizal is Leonor Rivera. And Monica is the first wife of Bonifacio. And the second wife is Gregoria de Jesus. Yes. Okay. Yeah, next item. Energy transfer illustrated by the storage of current... Energy transfer illustrated by the storage current in a battery of power bank is blank energy. A, potential. B, kinetic. C, mechanical. D, solar. From La Union, Ma'am Camille. Every Friday po ako nagla-live kapag hindi masyadong busy, Sir Melvin. I am going to go live. Of course, hindi naman po madaling handa ng mga tanong. So, I also need time. B, sure na. Oops. Manong B man. Energy transfer illustrated by the storage current in a battery of power bank. Oh. It's letter A, no? It's potential energy. Power bank, hindi naman po naka-charge yung cellphone sa power bank. So, walang movement, no? So, kung may movement, that's kinetic. Ay, kayo naman talaga. Ay, teachers, listen. Walang movement dyan. Naka-store lamang po. Stored energy is potential energy. The moving energy is kinetic energy. Okay? So, that's potential energy, no? Ayan, next item. May potential ka mag-top notcher. Ligwak. Oh, may mathematics akong nasali. So, sagutin natin, no? Takot ba tayo sa math? Hindi. By the way, no, I have prepared a different session with Sokatoa, okay, yung sine, opposite over hypotenuse, and then ka, cosine, adjacent over hypotenuse, and toa, that's tangent, opposite over adjacent. So, Sokatoa, madali lang pala yan, no, inaral ko siya. Hindi naman po talaga ganun siya kahirap. Pero kailangan siya ng oras na i-discuss. Ang Sokatoa po, applicable lamang siya sa right triangles, no? So kapag oblique, hindi na po equal yung kanyang ratios, no? So kailangan right triangle siya para mahanap mo yung acute niya at isa pang acute doon sa isa pang angle. Kasi yung nasa tag dito, etong parting to is always 90 degrees. At least napakadali lang po talaga i-discuss, no? So, I will spare a different time with Sokatoa na yan. Okay? So, ipopost nyo po rin buta sa YouTube. Yes po, sa YouTube po makikita nyo to. So, do not worry. Okay? Makikita nyo po ito sa YouTube. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yes, thank you so much po. Yan, next item. Ay, next item hindi pa natin nasagot. In simplifying, you follow PEMDAS, di ba? So, tanggalin muna natin yung parenthesis na yan. So, negative 2y plus 4x. O, combine like terms. O, positive 4x na pala yan. So, magiging 7x na yan. At of course, negative 2y plus 6y, that is positive 4y. So, the correct answer is all positive. That's 7x plus 4y. Abay, natatakot pa kayo. Ang bilis lang palang sagutin yan. Uy, bakit letter C yung sagot nyo? It's letter B. 7x plus 4y. Bakit nagiging positive si 4, sir? Kasi po, yung negative dyan na nasa kay labas ng 2y, no? Nasa labas ng bakod, distribute mo pa yan, no? Negative 2y, and then
positive 4x because negative times negative equals positive. So that is letter B. Very good, Sir Kenneth Jane Valmores. That's letter B, 7x plus 4y. Kaya mental math, no? Di makakaligtas sa atin yan. Next, the educated Filipinos who led the reform movement during the Spanish is blank. The educated Filipinos who led the reform movement during the Spanish is called blank. A, Ilustrados. B, Mestizos. C, Creoles. D, Indio. Sino ba itong mga Indio? Natives. Sino itong mga Indio? Natives. Sino naman po itong mga Creoles, mga Espanyol? Merong peninsulares, meron ding insulares. Basta galing sa West. Okay? Sino naman po yung mga mestizo? May dugong banyaga na Pinoy. Sino naman mga half-breed, mga hybrid? Sino naman po yung mga ilustrado? Sila po yung mga enlightened, educated people. So this is the social classes during the... This is the social classes during the Hispanic period, no? So everybody say Pimpi. Ayan. Sinong anak ni Chris Aquino? Si Pimpi. P for Peninsulares. I for Insulares. M for Mestizo. P for Principalia. I for Indio. Pimpi. Okay? So pag sinasabi nating Peninsulares, ikaw ay Espanyol na isinilang sa Espanya. May P. Ikaw naman po ay Insulares. Ikaw ay Espanyol na isinilang in the Philippines. Insulares in the Philippines, Espanyol. Pag sinasabi naman po natin, ikaw ay Mestizo, ikaw po ay may dugong banyaga. Pag sinasabi naman po natin, Ilustrados, ikaw po ay enlightened people. Ikaw ay Principalia, ikaw ay middle class. Pag sinasabi natin, Indio, you are natives. Ikaw yung pinakamababang uri. Okay? So that's Ilustrados, letter A. Oh, next item. Pimpi lamang yan. Nasaan na yan? Ayan. Next, tada. The measure of a system, system's energy that is unavoidable for doing useful work is blank. The measure of a system's energy that is unavoidable for doing useful work is blank. A, entropy. B, workload. C, joules. D, friction. Lumabas to ang samang sagot dito ay entropy. Ano sa samang sagot? Entropy. Very good. Ayun. Entropy letter A. Okay? Tandaan nyo lang po yan. Basta measure of system's energy that is unavoidable in doing useful works. Next item. Association between an orchid growing on a mango tree is of what relationship? A. Commensalism. B. Competition. C. Mutualism. D. Grazing. Hello sa mga taga UAE, United Arab Emirates. Hi po. Shout out po kay ayan, may kaibigan ako sa UAE eh, si Sir Alfred. Yan, shout out kay Sir Alfred, no. Napakabuting tao po niyan. Inulungan ako nung walang-wala ako. I-shout out ko nga siya. For a while. Alfred. Thank you so much po sa Star Senders at sa ating mga Super Sticker Senders. At sa mga hindi nag-skip ng ads, mabuhay po kayo. Napakaraming salamat po, no, sa inyo pong kabutihan. Ayan. Okay, so we have now here a lot of answers and most of them ay tama naman po. For a while lamang po kasi hinahanap ko si Sir Alfred. Ayan, may na-harm ba? Wala. May nag-benefit ba? Meron. Oh. So, ang sagot? Nasaan na yun? Eto. Ayan. So, shout out po kay Sir Alfred. Mabuhay ka, sir, no? Ingat ka dyan sa Saudi. Ayan. So, napakaraming Pilipino dyan sa UAE. Ingat po kayo lagi dyan. And God bless po sa inyo. Okay. Sagot! O, oh, sige. Symbiotic relationships tayo. Pag sinasabi natin nag-benefit kayong dalawa, mutualism. Pag ang isa nag-benefit tapos ang isa hindi na harm,
commensalism. Walang nag-benefit, commensalism pa rin yan. Walang nag-benefit, commensalism pa rin yan. Kapag nag-benefit ka tapos ang isa na harm, hindi siya namatay pero na-harm lang siya. That is predation. Hindi, that is parasitism. Kapag naman po ang isa nag-benefit, ang isa namatay, that's predation. Okay? Ang isa na-harm tapos ang isa na-harm, tawag dyan, competition. Okay? So again, kapag kayong dalawa yung nag-benefit, mutualism. Tapos kapag ang isa na-harm, ang isa nag-benefit, parasitism. Kapag ang isa na hindi na-harm, pero ang isa nag-benefit, that's commensalism. Pag walang nag-benefit, commensalism pa rin yan. Kapag naman po namatay ang isa, that's predation. Pero kapag kayong dalawa, na-harm na kayo, competition na yan. No? Example dyan ay yung mango tree at yung avocado tree. Itinapat mo silang dalawa, magkalapit silang itinanim, may competition dyan sa nutrients sa lupa. So the correct answer here, ano ba yung grazing, sir? Yung kalabaw na kumakain ng damo. Diba? Namatay ba yung damo? Hindi. Pero naputulan lang yung damo, inamputate niya. That's grazing. Okay? So the correct answer here is commensalism. Commensalism. Ayan. For a while, nawala yung PowerPoint ko. Ayan, nasa na yun. Oh, eto. Ayan. A mango tree planted beside an avocado tree shows what? Relationship daw. And a mango tree. Oh, di ba? Sinabi ko na kanina. Okay, just there. Competition, and you compete for your board examination so that you will pass, ha? Okay, you compete against the criteria, not with your classmates. Okay, we have here the last item. The work of the propagandists opened the eyes of the Filipinos and their country's need for A. Revolution, B. Freedom, C. Armed struggle, D. Social justice. Ayan. Ayan, sagot. Again, do not go because I will drill this from the start to here. Tingnan natin kung makakasabay ka at natututo ka ba. Okay, we now have answers. And it's freedom. Ayan. So palakpakan mo yung sarili mo. Pag nakatama ka, freedom yung sagot mo. But bago mo palakpakan yung sarili mo, i-drill muna natin. Mula simula patungo sa kung saan tayo huminto. Kaya ba? Yan. Sige, inom muna ng tubig para at least prepared kang sumagot. Inom ng tubig, 1 minute. Basahin ko muna tong mga mensahe. Okay. Ayos na. Sige, drill natin. What is the largest continent of the world that occupies 30.1% of the earth?
Asia. Very good. What about for the smallest country of the world? Vatican City. Ayan. What about for which country that has the capital of Havana? Havana, Cuba. Okay. Nasabi ko yun kanina. Ay, hindi pala. Okay. Pag tinanong ka naman sa board exam, is Pluto a planet? Sagot? Not anymore, no? Because it is a dwarf planet lamang po. Pag tinanong ka naman sa board, how many teeth do you have? Does an adult have 32? How many bones do you have as an adult? 300. What about for the babies? I don't know. 206. What about for the babies? 300. Very good. What about for your blood? 5 to 6 liters. Okay. And what connects bone to muscles? Ligaments. What about for bone to bone? I don't know. Bone to bone, ligaments. And then tendons to muscles, that's muscles to bones, that's tendons. Okay? Pag sinasabi naman nating, eto na, drill na talaga to, simulan na to. Okay? What about for who is known as the Lakambini ng Katipunan? That's Gregoria de Jesus. What about for Visayan Joan of Arc? Magban. What about Tagalog Joan of Arc? That's Kahabagan. What about for Ina ng Katipunan? Melchora Aquino. What about for the brain of the Katipunan? Emilio Jacinto. What about sino yung nagtahi ng Watawat ng Pilipinas? Marcela Goncillo and friends. Very good. What about for, ang dapat na mabati ng mga Tagalog ay akda ni Bonifacio. Very good. What about for, tag dito, Dasala na Tuksuhan? Del Pilar. What about for Fray Butud? Haina. First editor of La Solidaridad, Haina. And La Solidaridad is the newspaper of the reform movement or the propaganda movement. And the objective of the propaganda movement is to become a province of Spain. Who is the most cultured among the reformists? That's Rizal. And Rizal, Haina, and Del Pilar are known as the triumvirate of the Katipunan. Si Pilosopong Tasso sa totoong buhay, siya ay si Pasano. Sino naman po yung estudyante na iniwan ni Paulita Gomez? Lawyer student siya na gustong turuan ng mga Indio ng Espanyol. That's Isagani. Very good. Sino naman po si Ibarra sa El Fili? Si Simon. Sino naman po yung nagsabing I should die without seeing the dawn breaks to my homeland? That's Ilias. Paano namatay si Dunya Pia sa panganganak giving birth? Sino yung anak? Si Maria Clara, meek and submissive. Si Maria Clara, sinong ama ni Maria Clara? Si Padre Damaso. Again, sino? Si Padre Damaso. Punta tayo sa country na largest sa Central Asia. Asia, Central Asia. Kazakhstan. What about for North Asia? Russia. What about for East Asia? China. What about for Western Asia? Arabia. What about for Southern Asia? India. O, anong mnemonics natin pag nakakalimutan? Casey Isao Chern. Very good. Pag sinasabi natin smallest country in Asia, Maldives. Smallest country in the world, Vatican. It is a point of the orbit of the Earth that is nearest to the Sun. Closest to the Sun. Palapit, perihelion. Sun, perihelion. Okay? Palayo naman po, farthest, that's aphelion. Kapag naman po ang moon malapit sa Earth, that's perigee. Pag away, apogee. Okay? Pag may P, palapit. Pag may A, palayo. Very good. What about for, ano yung ang atoms ay nag-tightly packed sila? Solid. Ano yung hottest gas? Acetylene. Pero yung hot gas sa ating types of matters, plasma. Very good. What is the best-selling novel? Don Quixote. Very good. Don Quixote, sinundan siya ng, ano yun? May Tale of Two Cities. Okay? And then, yung pangatlo, Lord of the Rings. Ang pang-apat po ay ang The Little Prince. Very good. Next po ang tinatawag nating sinulat sa crayons na novel na nagiging sikat. Ang Ulysses. Sino sumulat dyan? Si James Joyce. Very good. Who is the fictional character po na nag-appear 3 times sa mga play ni Shakespeare? Si Falstaff.
Falstaff, di ba? Si John Falstaff. Okay? Sino naman po ang main character ng Hamlet? Si Hamlet. Anong theme ng Hamlet? To be or not to be? Very good. Anong meaning ng to be or not to be? Indecision. Very good. Ano naman po ang theme ng Macbeth? Man's overwhelming ambition for power. Okay? Sinong pumatay kay Macbeth? Si Burnham Wood. Sinong pumatay kay Macbeth? Si Burnham Wood. Ano naman po ang theme ng Merchants of Venice? That's mercy is, mercy droppeth as a gentle rain. Okay? So, mercy is spontaneous and freely given. That's a metaphor. Okay? Pag sinasabi naman po nating Romeo and Juliet, that's love and war, which is not part of the most influential books of the world, Romeo and Juliet. The greatest sonnet writer, that's Shakespeare. The greatest Bard of Avon, that's Shakespeare. Okay? So, that's all about Shakespeare. Pag sinasabi naman po nating Scarlet Letter, sinong author dyan? Si Nathaniel Hawthorne. Sino naman po yung The Hobbit? J.K. Rowling. Sino naman po yung The Last Leaf? O. Henry. Ano yung theme ng The Last Leaf? Sacrifice and selflessness. The Gatsby. F. Scott Gerald. What about for Alice in the Wonderland? Lewis Carroll. Sino naman po yung Scarlet Letter? That's Nathaniel Hawthorne. Sino naman po yung Moby Dick? Herman Melville. Sino naman po yung Animal Farm? George Orwell. Sino naman po yung Pride and Prejudice? Jane Austen. Sino naman po yung Letters for Celia? Ben Jonson. Sino naman po yung Daniel Deronda? That's George Eliot. Sino naman po yung Silas Marners? That's George Eliot pa rin. Yung Silas Marners, George Eliot. Ano yung pen name ni George Eliot? No. Mary Ann Evans, George Eliot yung pen name niya. Ang real name niya ay Mary Ann Evans. Sino naman po yung Flower Rose by Exupery? Sino naman po yung Iliad and Odyssey? Kay Homer. Sino naman po yung Aeneid? Kay Virgil. Again, Aeneid. Kay Virgil. Sino naman po yung Mrs. Dalloway? Virginia Woolf. Again, Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. Sino naman po yung 1984? George Orwell. Si Boxer, anong animal siya? Horse. Again, si Boxer, anong animal siya? Horse. What about for A Poison Tree? That's from William Blake. Ano yung tree na yon? Apple. And the apple represents us. Trap. Sino naman po ang author ng The Count of Monte Cristo? That's Alexander Dumas. Sino naman po ang author ng Gitanjali? Rabindranath Tagore. Sino naman po ang author ng Gulliver's Travel? That's Jonathan Swift. Sino naman po ang author ng The Necklace? That's Guy de Maupassant. Sino naman po ang author ng Canterbury Tales? That's Chaucer. Okay, Chaucer. Sino naman po ang author ng The Songs for The Songs of Roland? That's Thorold. Again, sino yun? Thorold. Songs for Roland? Thorold. Ayan. The longest epic? Mahabharata. Again, the longest epic? Mahabharata. Uncle Tom's Cabin, sino sumulat? Si Uncle Harriet Beecher Stowe. Vanity Fair, sino sumulat? Si William Makepeace Thackeray. Again, sino yan? Si William Makepeace Thackeray. What about for Thackeray? Sorry, Thackeray. What about for limutan ko yung iba. Wala na. Basta mawala sa momentum, mawawala talaga. O sige, balikan lang natin later, no? Pag sinasabi naman nating ang Canterbury Tales ay na-regard siya bilang great work ni Chaucer because my story within a story. Sino naman po yung horror and detective, by the way? That's Edgar Allan Poe, di ba? Believe nothing on what you hear and half on what you see. Okay? Pag sinasabi naman po nating ano yung nobela na nagsimula sa linya na Call Me Ishmael? Ano yun? Kay Moby Dick. Sino sumulat ng Moby Dick again? Sir Herman Melville. Punta naman tayo sa social science. Pag sinasabi natin two chambers combine into one,
unicameralism. Pag ang executive kinontrol niya ang dalawa, executive at legislative, that's parliamentary. Pag sinasabi naman po natin two chambers lang, bicameralism. Para pag two chambers, ginawang one, that's unicameralism. Pag dalhin mo yung katawan sa husgahado, that's corpus. Pag yung information, data. Pag yung security, amparo. Pag sinasabi nating kalikasan, that's environment. Okay? Pag sinasabi naman po nating ano yung sinong poet ang nagsabi na I took the one that is traveled by few. That's Robert Frost. Stopping by woods in a snowy evening, that's from Robert Frost. Mark Twain, sino yun? Si Samuel Clemens. What about for Invictus? Sino yun? Si Ernest Henley. Okay, what about for If? Rudyard Kipling. Very good. Again, Rudyard Kipling. Pag sinasabi naman po natin, sino sumulat ng Aesop's Fables? Si Aesop. By the way, what is the greatest collection of fables? Aesop's Fable. Okay, what about for Vivid Geographer who make mythical descriptions? Mythical geographer who make vivid descriptions. That's Homer. Okay, Homer. Punta naman tayo sa extreme points of the Philippines. Ang atin pong coastline, 36,000 yun, di ba? So, ano ang equal doon? Twice as the United States. Tandaan nyo po yun. Ano yung pinakamahabang coastline? Canada. Okay? Ano yung sumunod? Indonesia. O, yun lang po yung tandaan nyo. The largest archipelago, Indonesia. Okay? How many islands in the Philippines? 7,641. Okay? Let's go to the extreme points of the Earth. Extreme points of the Philippines. Sino yung nasa northernmost? Mabulis, Yami, di ba? Sino naman po yung nasa southernmost? Tawi-Tawi. Sino naman po yung nasa easternmost? Busan Point. Very good. Sino naman po yung nasa westernmost? That's the Balabac Islands or Balabac Great Reef. Okay? So now, ano yung clue natin dyan? Pestamano, Baulabac. Pestamano, Baulabac. P for Busan Point, E for East. S for Southern, T for Tawi-Tawi. Okay, pista. Mano, Ma for Mabulis, No for Northern. Very good. Baulabac, Balabac, Western Point. Kuha? Madali lang ba? Of course, na hindi natin pinapahirapan yung taong bayan. No? So, teachers, pag tinanong ka naman ng proficiency, ano yung 79? Developing. Ano naman yung 80? Approaching. Ano yun sa ating descriptor sa grade? That's satisfactory, yung approaching. Ha? Tandaan niyo po yun, ha? Yung satisfactory, approaching siya. So, ano naman po yung 85? Proficient. Sa ating descriptor dyan, very satisfactory. Sino nga yung 90 and above? That's the advanced. Ano nga yun sa descriptors natin? Outstanding. Malinaw yun? Yes. Who is the first father of taxonomy, by the way? That's Aristotle. Sino naman po yung modern? Carl Linnaeus. Binomial nomenclature, Carl Linnaeus. What about for natural selection? Charles Darwin. What about for serendipity, Fleming? That's penicillin. Very good. What about if tatanungin ka ng board, ano yung poem ni Rizal na pagmamahal sa bayan at gaano kaganda yung Pilipinas? That's Mi Ultimo Adios. I-translate siya ni Bonifacio. Ano ang title? Pahimaka. Sinong sumulat ng Ala Patria? Emilio Jacinto. Sinong sumulat ng El Verdadero Decalogo? That's Apolinario Mabini. Okay? Sino naman pong sumulat ng Dasala na Tuksuhan? Si Del Pilar. Very good. Yung film na Aladdin, minerd siya in stories and it can be found in The Arabian Nights. Very good. In the Arabian Nights. Pag-usapan naman natin yung mga panlapi na pag-usapan, kapag sinasabi natin ang panlapi nasa unahan at nasa ulihan, ano ang tawag? Gitlapi? Ne, it's kabilaan. Pag sinasabi naman po natin nasa gitna, gitlapi. Pag sinasabi naman natin nasa unahan, nasa gitna, nasa ulihan,
laguhan. Okay? Pag sinasabi naman nating power bank, that's potential. Pag sinasabi naman nating moving electric fan, that's mechanical. Oh, pag sinasabi naman nating mga nauna sa Pilipinas, that's Negritos. Pag sinasabi naman po nating Queen Elizabeth II, rain. REIGN. Very good. Tenure. Rain. Very good. Pag sinabi nating meek, submissive, obedient, sino yan? Si Maria Clara, greatest love of Rizal, Leonor Rivera, the first wife of Bonifacio, Monica. Okay? Pero yung mahal na mahal niya talaga, si Gregoria de Jesus Siguriang, dalakambini ng Katipunan. The energy transfer, kapag sinasabi nating nag-charge ka na sa battery, oh, that's kinetic na. Pero kapag power bank lang, that's potential. Okay? Pag sinasabi naman po nating educated Filipinos, that's ilustrados. Pag sinasabi naman po nating mga taga-West, Creoles. Pag sinasabi nating Espanyol ka, isinilang ka sa Espanya, Peninsulares. Kapag Espanyol ka, isinilang ka dito, that's Insulares. Kapag ikaw ay native lang, Indio. Kapag ikaw ay may dugong banyaga, Mestizo. Kapag ikaw ay nakapag-aral, educated, that's Ilustrado or Principal. Yeah. Okay? Ano nga yung unavoidable energy na gumagawa ka ng useful work? Entropy. Again, entropy. Unavoidable energy for doing useful work. That's entropy. Relationship naman tayo. Kapag na-harm ka, tapos nag-benefit yung isa, that's parasitism. Pero kapag hindi ka na-harm, nag-benefit siya, that's commensalism. Kapag naman po, na-harm kayong dalawa kasi nag-competition kayo. Mango and avocado, competition yan. Pero kapag naman po, orchid, yeah, mango, that's commensalism yan. Kapag naman po kalabaw, kinain yung grass, that's grazing yan. Kapag naman po walang nag-benefit, walang na-harm, that's commensalism. Pag naman po pinatay yung isa nag-benefit, that's predation. Okay? Malinaw ba? Yes. So pag sinasabi naman natin yung mga propagandist, sila po yung nagmulat sa mga Pilipino na nangangailangan tayo ng freedom. What is Bonifacio's way of fighting? Arm struggle. What about for Aguinaldo? Arm struggle. What about for Benigno Aquino? That's non-violence. Tulad kay Mahatma Gandhi. Forgiveness yung kay Mahatma Gandhi, no? And then, non-violence then. Okay? So, if you're able to cope with the drills, abay, palakpakan mo yung sarili mo, magaling ka na. Ibig sabihin po, hindi ka na maiiwan pagdating at pagdating ng board examination. Dahil po, napakarami mo na pong naisagot and I hope and pray na hindi mo yan makakalimutan basta't iyo lamang po itong uulitin hanggang sa ma-master mo ang konsepto at hindi masasayang yung mga energying iginugol mo sa atin pong drill every Friday. Natuto ba? Pag natuto ka, pahingi naman po ng heart dyan. Maraming salamat po sa ating mga star senders. Maraming salamat po sa ating mga super sticker purchasers. At maraming salamat po sa ating mga followers na hindi nag-skip ng ads sa YouTube. Mabuhay po kayo. So, were you able to learn? Natuto po ba? Ayan. So, I hope na natuto ang taong bayan, no? Next week, Gen Ed, Prof Ed naman tayo next week. Prof Ed naman tayo next week. Okay? Thank you so much, Sir Melvin. Ang dami ko pong natutunan. You're welcome po. At maraming salamat din po sa inyong pagpaparito. Ayan. Ayan, umulan na siya. So, ibig sabihin, kailangan ko ng huminto dahil medyo masakit na ang lalamuna ng taong bayan. Ayan, so, palakpakan! Ayan, at sumigaw ka ng LPT ka na this March. Okay? Medyo maaga pa, pero at least advanced ka na mag-isip. Bye-bye! I-upload ko to. Okay? I-upload ko to. And for those who wish to join the final drills, simula, patungong huli yung drill na gagawin natin. And that is on March. Okay? Kung gusto mong mag-join, you can message Melvin Osabel Boracho page. Okay? Goodbye. God bless you. Ingat kayo lagi. Sige nga ni ma'am. Gangarag ko sa mga writer. Oh, okay rana. Na, duha tulura may magawa sa writer. Pero at least alam mo sila lahat para hindi makakatakas. Okay?
So, bye-bye na po. God bless you. Ingat kayo lagi. I will cut first the first part so that you can view this right away. Bye-bye. I'm praying for your success, lalo na po sa mga October takers. You only have 12 days or 13 days para po sa inyong results. And I am so excited to read your names on the list of passers. Goodbye. God bless you. Ingat kayo lagi, teachers.